pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang huling linggo sa kalendaryo ng simbahan. Sa pagtatapos natin sa isa na namang taon ng pagsamba, marapat lamang na ipagdiwang natin ang dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesus na siyang dahilan ng lahat, naihango ang buong sangkatauhan tungo sa kaligtasan. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papurihan natin ang ating Panginoon, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang pinasasabi ng Panginoon Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong inahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala. Gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking gawan, ito ang sinasabi ko na inyong Diyos na Panginoon. Ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubukurin ko ang mabubuti't masasama, ang mga tupa at ang mga kambing.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginoon aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At iaakay niya ako sa tahimik na batisan. Ibinibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sangayon sa pangako na kanyang binitawa. Sa matuwid na landasi, doon ako iaakay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y inyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan. At pati na ang kagis ko ay iyong pinaaapaw. Tunay na pag-ibig at iyong kabutihan. Sa saakit tadaglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pagpalain dumarating sa ngalan ng Poon natin, pag-aari kanyang angkin. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon.
At sumaiyo rin. Ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, 'Halina kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan.' Sasagot ang mga matuwid, 'Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, unauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit, una sa bilangguan at aming dinalaw?' Sasabihin ng hari, 'Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa.' At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, 'Lumayo kayo sa akin mga sinumpa, kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw.' At sasagot din sila, 'Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran?' At sasabihin sa kanila ng hari, 'Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan.'" Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Si Abraham Lincoln, isa sa mga kilalang naging presidente ng Amerika, minsan sinabi niya, "If you want to test the character of a person, give him power. Kung nais mo daw makilala, subukin ang ugali o karakter ng isang tao, bigyan mo siya ng kapangyarihan." Mga kapatid, sa linggong ito, atin pong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pinakamakapangyarihang hari ng sinlibutan. Walang iba ang ating Panginoong Jesus. At sa hapong ito, mga kapatid, nais kong tingnan po natin kung gaano ginamit ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Siya na pinakamakapangyarihang hari ng sinsansinukob. Paano niya ginamit ang kanyang kapangyarihan? Ang ating unang pagbasa mula po sa aklat ni Propeta Ezekiel, inilarawan po niya ang makapangyarihang Panginoon bilang isang pastol. At bilang isang pastol, ano ang ginagawa ng pastol sa kanyang tupa? Ayon po sa ating unang pagbasa, hinahanap po niya, inaalagaan po niya ang kanyang mga tupa. Kapag sugatan, kapag nawawala, kapag may sakit ang kanyang tupa,
inaakay ng pastol. Kahit na sa anong oras, anong bahagi ng araw, makulimliman o madilim ang araw, hinahanap po yan ng pastol. At sino ang mga tupang yan? Walang iba, kundi tayo, hinahanap tayo ng ating Panginoon. Kaya para po sa pastol ng ating Panginoon, sugatan ka man, ikaw man ay may sakit, ikaw man ay nawawala, hindi kanya tinitingnan na isang pabigat o di kaya problema, ngunit tinitingnan po niya ang sugatan na wawalang tupa bilang kanyang kayamanan. At ang lahat na ito, mga kapatid, ay nangyari sa ating Panginoong Hesukristo sa ating pangalawang pagbasa mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ang mabuting pastol, ang makapangyarihang hari si Jesus, nagpakumbaba siya, inalay niya ang kanyang buhay para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At ang kaligtasan na ito ay hindi naging madali sapagkat kailangan niyang dumaan sa matinding paghirap, kailangan niyang dumaan sa matinding kamatayan para lamang tayong mga tupa ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya kung mayroon tayong ganitong pastol, sabi po ng ating salmong tugunan, wala na tayong hahanapin pa. Hindi tayo magdarahop sapagkat ang Diyos inaalay niya ang kanyang buhay para sa ating kapakanan. Mga magulang na andito po ngayon, mga guro, mga manggagawa, tayo pong lahat, pari man o anuman ang estado po natin sa ating buhay, tayong lahat ay pastol in one way or another. We are shepherds. At ang pinakamagandang katanungan ngayon ay ganito. Paano po natin ginagawa ang ating pagiging pastol? Paano po natin ginagamit ang atin pong kapangyarihan? Ang atin pong ebanghelyo, mga kapatid, nagpaalaala po sa atin na sa dulo ng ating buhay, tayo ay huhusgahan kung paano natin ginagamit ang kapangyarihan na ito. Hindi po tayo huhusgahan sa ating mga posisyon or position sa atin pong sosyedad, kundi huhusgahan tayo sa pag-ibig na ipinakita po natin sa ating kapwa. Ang ating Panginoon sa ating Ebanghelyo, hindi po siya humihingi ng mga imposibleng bagay o mahirap na bagay na gawin po natin. Ang kapangyarihan po natin, pakainin ang nagugutom, painumin ang nauuhaw, bigyan ng damit ang mga walang damit, alagaan ang mga nasa kulungan at mga may sakit. Mga basic na tinatawag po natin, mga simpleng mga bagay na kailangan ipakita po natin sa ating kapwa. Pero kahit napakasimple po nito, mga kapatid, parang napakahirap po gawin natin. Bakit po mahirap gawin ang mga bagay na ito? Para po sa akin, dahil po meron tayong ibang hari sa ating buhay. At sino pong mga hari na ito? Unang-una, ang atin pong sarili. Kapag iniisip po natin ang ating sarili, wala po tayong oras na makapag-isip or makapagpakita ng ating pag-ibig sa ating kapwa. Mga material na bagay na minsan hinahanap po natin kaysa ating kapwa. Kaya po sa paligid natin, meron tayong mga hari sa ating buhay, di po ba? Meron tayong Chow King, meron tayong Burger King, meron tayong Tapa King, meron tayong Goto King. Ang dami pong hari, yan po ang mga material na bagay. At sa panahon natin ngayon, yung atin pong sinasamba minsan, yung mga gadget po natin. Kaya meron tayong CDR King, kaya hindi po natin mabitaw-bitawan ang ating gadget saan man tayo pupunta. Ito po yung mga naghari-harian sa ating buhay, mga kapatid. At sa linggong ito, tayo po ay inanyayahan na naway tularan po natin ang ating tunay na hari sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Paano niya ginamit ang kanyang kapangyarihan sa paglilingkod sa ating kapwa? Si Saint Bernard, sabi po niya, at the end of our life, we will not be judged by what we have,
but rather on the love that we have. Hindi po tayo huhusgahan kung ano ang meron tayo, kung hindi huhusgahan tayo kung meron tayong pag-ibig sa ating kapwa. Alam po ninyo, may isang kwento na sa isang araw daw doon po sa langit, si San Pedro, siya daw po ang nagbabantay sa pintuan ng langit. Isang araw, parang napagod po si San Pedro, kaya ipinatawag niya ang isang Pilipino ng pangalan Juan. Sabi niya, "Juan, pwede bang ikaw na muna ang magbantay sa pintuan ng langit?" Sabi ni Juan, "San Pedro, paano po pag may kaluluwa na dumating dito sa langit? Ano po ang gagawin ko?" Sabi ni San Pedro, "Naalala mo ba nung una kang dumating dito sa langit?" Sabi ni Juan, "Opo, pina-spell mo lang ako ng salitang love at nung ma-spelling ko na, pinapasok mo na ako sa langit." Sabi ni San Pedro, "Yan din ang gagawin mo kapag may kaluluwa na dumating dito sa langit." Sabi ni Juan, "Madali lang pala, okay, ako na ang bahala." Maya-maya, may isang kaluluwa ng matandang babae na dumating sa pintuan ng langit. Yung matandang babae yun, nagsimba po siya, pero habang naguhumili yung pari, nakatulog po siya. Pero hindi na po siya nagising, kaya yung kanyang kaluluwa, diretso kaagad sa pintuan ng langit. Kaya tingnan po ninyo yung mga katabi po ninyo, baka nakatulog na po yan, baka hindi na po yan magising, delikado po yan. So pagharap po niya kay Juan, sabi ni Juan, "Nanay, kailangan mo munang mag-spell ng salitang love." Nung marinig ng matanda, sabi ng matanda, "Kahit patulog-tulog ako sa simbahan, alam ko po yan. Love, L-O-V-E. Sabi ni Juan, "Congratulations, pasok ka sa langit." So buong araw, yun po ang ginawa ni Juan. Nung magtakip silim na, napagod na si Juan, sabi niya, "Ay, salamat at makapagpahinga na rin ako." Ngunit nabuhayan ang loob ni Juan sapagkat sa di kalayuan, paparating ang kaluluwa ng kanyang biyenan, ang kanyang mother-in-law. Nung papalapit sa kanya, sabi ni Juan, "Matinding paghirap ang dinaanan ko sa aking mother-in-law. Kailangan ngayong makaganti ako sa kanya. Kailangan bawian ko itong nanay kong ito." Kaya nung makalapit na sa kanya, syempre, tuwang-tuwa ang kanyang biyenan. Sabi niya, "Ay Juan, salamat. At ikaw naman ang nagbantay dyan. Siguro nanay mo ako. Papasukin mo ako sa langit." Sabi ni Juan, "Nanay, gustuhin ko man, pero may batas po tayo dito sa langit." Sabi ng kanyang nanay, "Ano po ba ang batas na yan?" Sabi ni Juan, "Nanay, kailangan mong mag-spelling ng isang salita." Sabi ng kanyang nanay, "Okay, ano po ba ang salitang yan?" Nag-isip ng malalim si Juan at ang sabi niya, "Nanay, kailangan mong i-spelling ang salitang Czechoslovakia. I-spelling mo." Nung marinig po ng nanay ni Juan, hinimatay ang nanay ni Juan sapagkat hindi po niya alam ang spelling ng Czechoslovakia. Mga kapatid, sa atin po, madali lang po ang banggitin ang love. Madali pong sabihin, madali pong i-spelling ang salitang love. Ngunit, napakahirap gawin po ito. Sa linggong ito, pinaalalahanan po tayo na ang love, ang pag-ibig, pagmamahal ay merong mukha. At ano po ang mukha ng pag-ibig? Pagpapakain sa nagugutom, pagpapainom sa nauuhaw, pag-alaga sa mga may sakit at nasa kulungan. Yan po ang mukha ng pag-ibig. Naway, tularan po natin si Jesus. Ano ang ginawa ni Jesus? Siya po ay naglingkod, nag-alaga at nagmahal. Yan po ang panyaya sa atin sa kapistahan ni Kristong Hari na nag-alay ng kanyang buhay dahil sa pag-ibig sa atin. Magsitayo po ang lahat at ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao,
nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang matularan natin si Jesus, ang hari ng sanlibutan, sa kanyang paglilingkod sa lahat ng tao nang walang itinatangi. Ang atin pong itutugon sa ating mga kahilingan, O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Maging masigla nawa ang mga pastol ng simbahan upang buong galak nilang sundan si Kristong Hari at mabuting pastol na siyang nangangalaga sa mga mahihina, naghahanap sa mga nawawala at nagbubuklod sa kanyang kawan, manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Iwaksi nawa ng namumuno sa pamahalaan at pamayanan ang mga personal na interes at kasakiman upang makita nila si Kristo sa mga aba, naaapi at mga nalululong sa droga at iba pang masamang bisyo, manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaroon nawa ng kapayapaan sa pagitan ng mga bansa at itaguyod ng mga ito ang pagkakaisa at pagtutulungan, manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Magbigay nawa ng tulong at pagkalinga ang bawat pamayanan, ang mga nagdurusa dahil sa sakit, emosyonal man o pisikal, mga nagugutom at mga biktima ng karahasan, manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloyin mo ang lahat ng mga yumao sa kaharian mo, O Diyos, kung saan makikibahagi sila sa iyong kaluwalhatiang magpakailanman, manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Dinggin mo ang aming mga panalangin, dakilang Ama, upang mamuhay kami bilang mga tapat mong tagasunod na nagpapahayag ng iyong anak bilang nag-iisang Panginoon at Hari. Sa pamamagitan ng paglilingkod namin sa aming kapwa, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha sa paghahain namin ng mga alay sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog naming ang inyong anak nawa ay magbigay ng mga kaluob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos. Siya ang sumakop sa San Sinopo. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo ay sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay inahatian. Sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Siluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa
at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating hari, na naglingkod at nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
liganing ng kahirapan, kami ay iyong kalugdan. Panginoong Hesu Kristo, announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan sa ating First Parish-wide Advent Recollection Series na darating sa November 28, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang debosyon. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Hans Magdurulang, ang ating parochial vicar. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Pinan Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. hanggang 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard and Trans at Cardinal Sin Building. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay.
ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman. Pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Gagawin natin ngayon ang paghahandog kay Kristong Hari. Magsiluhod po ang lahat. Jesus, mahal na poon, ikaw ang manunubos ng sanlibutan. Kami ay iyong iyo magpakailanman. Nais naming kami papasukin mo para manahan sa iyong kamalmahalang puso. Maawaing Panginoon, palapitin mo ang mga di pa kumikilala sa iyo at ang mga nagtatakwil sa iyo at ang mga ayaw sumunod sa iyo sapagkat ikaw ay maamo at magandang loob. Pinupuri ka namin, O Kristong Hari at Tagapagligtas. Maghari ka sa puso ng mga alagad ng tapat sa iyo. Maghari ka rin sa mga kapatid naming nagdurusa dahil sa pagkakasala sa iyo. Maisip nawa nilang magbalik sa iyo. Maghari ka sa mga napalayo sa katotohanan at sa mga pinaglayo ng alitan. Maghari ka sa aming lahat at pag-isahin mo kami sa pananampalataya at katotohanan upang kami ay maging isang kawan mo na may iisang pastol. Pinupuri ka namin, O Kristong Hari at Tagapagligtas. Ibigay mo sa iyong simbahan ang kalayaan at kapayapaan. Ibigay mo sa lahat ng bansa ang katarungan at ang kaayusan. Isigaw nawa ng sangkatauhan, purihin ang kamalmahalang puso ni Jesus na nagligtas sa atin. Dakilain natin siya at parangalan magpa sa walang hanggan. Amen. Pinupuri ka namin, O Kristong Hari at Tagapagligtas. Magsitayo po ang lahat. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Iyuko po ninyo ang inyong ulo sa pagbabasbas. Mahal na Poong Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladanalilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, inimintong
Ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ilumina.